Hi guys, share ko lang. Ito ay sitaw. At pechay. Yan ang mga resulta ng pagpapatubo ko ng buto or germination sa madaling paraan. Pechay pa rin yan. Ito naman ang aking lettuce. Ito, natulog yata siya. Ayun, lettuce pa rin yan. Don't forget to subscribe, hit the bell para lagi updated sa aking bagong videos. Hi guys, welcome to my channel. Dahil naging interesado ako sa pagtatanim, ngayong ECQ, umorder ako sa Lazada ng seedlings or mga buto na pwede kong patubuin or germination sa madaling paraan. First timer lang akong magtatanim ng gulay. Ito yung in-order ko. Bush sitaw ang tawag daw doon. Yan. Medyo unti lang naman niya. Pero okay lang. Ito naman ang spinach. Ang daming naman ng buto. Ito naman ang hybrid lettuce. At ang pechay. I think yan ang pinakamadaling tumubo. Pechay. Tapos, ito naman. Iba't ibang klase ng sunflower seed yan. Free lang yan ng seller. Yan. Medyo madami din. Iba't ibang klase siya ng sunflower. Ito na guys, simulan natin ang pag-prepare ng pagpapatubo or germination ng mga buto. Ito na yung seedlings or buto. Kailangan mo ng tissue, mga tatlong patong. Tapos ilagay mo na yung mga buto. Nire-recommend ko na unti lang ang ilagay mong buto para hindi ka mahirapang paghiwa-hiwalayin pag tumubo na siya. Mas maganda, mas unti pa dyan, tsaka hiwa-hiwalay. Tapos, itupi. Tapos, kailangan mo ng tubig or water. Yan, isprayan mo lang siya para mabasa siya. Para pag in-store mo siya, moist siya. Para tumubo yung mga ugat. Yan, sprayin mo lang. Baliktaran yung tissue. Kailangan basa siya. Tapos, kailangan mo ng plastic container kung saan mo siya ilalagay. Yan. Lagay mo lang siya dyan. Tapos, basahin mo pa. Tapos, lagyan mo ng label. Kasi ako, kaya ko lalagyan ng label para alam ko kung alin siya. Kasi itong ginawa ko ay yung mga buto pinagsama-sama ko sa isang lalagyan. Layer by layer. Tapos, ganun ulit ang gagawin mo sa susunod. Ito naman yung hybrid lettuce. Ganun lang din ang gagawin mo. Ayan yung lettuce. Mas konti lang ang ilagay mo para hindi ka mahirapang paghiwa-hiwalayin pag tumubo na, okay? Tapos, babasain mo lang din ulit. Basa. Tapos ilagay mo na sa ipatong mo dun sa nauna. Tapos yan yung ano niya. Tapos, lagyan mo ulit ng pangalan para alam mo kung alin siya.
kung anong buto siya. Yan naman yung pechay. Yan. Dapat yung kumpul-kumpul na yon, ihiwa-hiwalay mo pa. Kasi sensitive pa sila kapag ililipat mo na siya para hindi maputol yung mga ugat. Ito naman yung buto ng sitaw. Ganun lang din. Spray ulit. Baliktaran para mabasa. Tapos lagay sa container. Lagyan ng label. Ito naman yung sunflower seeds. Yan, tapos na. Guys, ito na yung result after 5 days. Pinabayaan ko lang siya dun sa container sa room temperature. No need na siyang isprayan everyday ng water kasi basa na siya bago mo siya i-store dun sa plastic container. Okay? Kaya madali lang siya pagka-prepare mo. O, ayan na. Yan na yung sunflower seeds. Tumubo na yung mga ugat niya, o diba? Ang galing. Eto, mga buto yan ng pechay. Ayan yung sunflower seed. Yung iba, hindi pa siya nagsibol. Pero may ilan-ilan nang sumibol. Parang hindi siya sabay-sabay sisibol. Tapos, ito na ang buto ng sitaw. O, diba? Wow, excited na akong itanim sila. Madali lang. Tatlo. Ang haba na kagad ng ugat nila, no? Lima, yun ang nahaba na ng ugat niya. Pwede mo na siyang ilipat sa lupa. Direkta na siya sa lupa. Ito yung buto ng yun yung buto ng pechay. Ang dami ng tumubo. Yun, diba? Dikit-dikit siya. Kaya mas maganda kung ilalagay mo siya, paghiwa-hiwalayin mo para hindi ka mahirapang magtanggal. Ito naman yung lettuce. Medyo mabagal yung pag germinate niya or yung pagsibol ng ugat. Mas mabilis yung kapit. Mataas na kagad yung ugat niya. Or yung katawan niya. Yan naman yung spinach. Yan na siya. Yung mga ibang buto na hindi pa sumisibol, pwede mo ulit siyang sprayan. Tapos, store mo lang ulit siya dun sa container. Tapos, silip-silipin mo na lang kapag tumubo na siya. Tutubo at tutubo din yan
kaya hindi masasayang yung mga hindi sumibol. So, ayan na. Kahit first timer ako, nakapagpasibol ako ng buto, tapos pwede ko na siyang itanim sa lupa. Diba, madali lang? O, eto na siya ngayon. Tumubo na siya. And successful yung ginawa kong pagpapasibol ng buto sa madaling paraan. Try nyo na. Kung interesado kayong magsimulang magtanim, subukan nyo na yung paraan na ginawa ko. At sana, maging successful din kayo sa pagtatanim. Ang sarap sa pakiramdam kapag nakikita mong nabubuhay ang iyong mga itinanim na gulay. Thanks for watching! Don't forget to like and hit the notification bell para lang updated sa aking bagong video!